Ayan, ayan mga kabubog, ganyan lang ang paglalagay ng ano, aluminum cladding sa aluminum cabinet natin. Kabubog, linalagay na natin yung pinto. Ayan, nakakabit na ng isa. Ang ginawa pala namin, kabubog, pantay na siya dito. Pantay na rin sa ilalim. Ayan, magandang araw naman sa inyong lahat mga kabubog, sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga OFW natin dyan, saan man sulok ng mundo. Sana po ay okay lang kayo. Ayan, for today's video pala mga kabubog, ang ipapakita ko ay kung paano maglagay ng aluminum cladding sa aluminum hanging cabinet natin. At saka kung paano ikabit yung pinto. Ayan, medyo kasi mayroon tayong subscriber, viewers na nagre-request. Shoutout nga pala kay paring Jonathan Balikwas. Ayan, panoorin mo ang aking video hanggang sa dulo para mayroon kang makuhang kunting idea. Ayan, siya kasi medyo nangungontratan na rin siya mga kabubog. Ayan, kung paano ikabit yung pinto ang tanong niya sa akin. Ayan, pero bago natin simulan, yung mga hindi pa pala nagsusubscribe sa aking channel, palike naman. Subscribe, in-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga bagong upload na video. Ayan mga kabubog, simulan na natin. Ayan, ayan mga kabubog, ganyan lang ang paglalagay ng ano, aluminum cladding sa aluminum cabinet natin. Dito, diretso lang. Ayan. Binabalikan pala namin itong mga idol. Ito kasi, single-sided lang ang gamit namin na aluminum cladding. Sa ilalim yung white, sa ibabaw yung ano niya, yung sa likod, kasi nakahang naman to, hindi naman to makikita ng ano, hindi naman to makikita palagi, kasi ang makikita palagi itong nasa ilalim na to. Ito yan, nasa ilalim na yan kasi nakahang siya. Ayan, dito paglalagay pala dito, inaano namin yan, talagang inuukit namin yan sa aluminum na yan sa poste para nakalapat talaga siya. At ganun din rito, yan, ganyan din. Yan, dito maglalagay pa kasi kaming maliit. Ayan, poste kasi yan na siminto dyan, kaya naka-design. Ayan, yan ang aluminum hanging cabinet namin na ginagawa ngayon. Ayan, shout out nga pala kay ano, sa customer namin, may ari yan, kay Liwi Del Castillo ng ano, ng Villa Zaragoza Subdivision, Bukawi, Bulacan. Ayan, shout out sa iyo boss, maraming salamat sa pagtitiwala. Ayan, mamaya mga kabubog, ano namin, ikakabit namin yung pinto niya. Papakita ko sa inyo kung paano ikabit yung pinto, kasi mayroon tayong subscriber, viewers na nagre-request na kung paano daw ikinakabit ang pinto ng hanging cabinet. Halos parehas lang naman ng ano, ng pinto ng ano, cabinet natin sa ilalim ng lababo. Ganon din, na shout out nga pala kay ano, Jonathan Balikwas. Siyang nagtatanong sa akin, inaabangan niya raw yung video ko ng kung paano ikabit yung pinto ng hanging cabinet. Ayan, shout out sa iyo, abangan mo, panoorin mo ang aking video hanggang sa dulo. Ayan, dito inuukit ni kabubog kinit, kanto-kanto kasi kailangan i-ano mo yan dun sa poste niya para nakalapat talaga ang ano natin, cladding. Ayan, ayan mga kabubog. Ayan. Ayan, dito kasi mga kabubog, mayroon ditong posting simento. Kaya isinundan namin yung poste, kaya mayroon design na ganyan. Ayan, ganyan pala yung pagkakat ng cladding. Ito yung mga ano to ng aluminum na ano, talagang kailangan sundan mo yun, medyo mahirap nga lang butingting kung may mga design. Hindi naman kasi natin susundan yung mga design na yan, medyo may awang sa gilid, kaya talaga kailangan sundan para maganda rin. Ayan, ayan, ganyan na. Ayan, grabing design. Siya. Ayan. Ito
ko kasi yung kanina. Ayun. Ayan siya sa ilalim. Ayan, lalagyan muna ng silicone para nakadikit siya. Ito pala mga ano, mga kabubog. L-type hanging cabinet. Ito mayroon pa yan ditong dugtong. Kaso yung pag-assemble namin, hiniwalay namin. Pagdating na lang doon namin, i-connect dyan. Nakanto na yan. Kaya naka L-type to. At mayroon pa siyang rinse hood. Sa may, dito sa may bandang L niya. Kaya inukit na naman natin yung rinse hood doon para maganda rin ang pagkakaano. Yan, kami pala gumawa kami mga kabubog, mga idol natin dyan, mga salaminero. Ayan, pag gumawa kami ng hanging cabinet, mayroon talagang division. Yan, ganyan. Kasi isa pa yan, nakakapatibay pa kasi yan. Hindi basta siya yayayang ganun kasi mayroon siya. Dito mayroon din kaming division. Ayan. Kaya pag ang pinto nito, dalawa dito, dalawa rin doon, dalawa din, dala-dalawa. Kaya hindi siya tagus-tagus. Pag binuksan mo to, hindi siya tagusan. Yung iba kasi pag gumawa, tagos-tagos lang. Kami hindi. Ano talaga? Kailangan sinusundan namin yung ano, standard. Mayroon talaga yan. Kaya minsan kasi nagtatanong din yung may-ari. Ba't daw tagusan? Ay kami pag gumawa talaga, ganun. Mayroon talaga. Sarado para ano, walang masabi ang customer natin. Kahit affordable price lang, kaunting kita lang, okay na. Basta wala lang maano yung customer natin. Walang masabi. Ayan. Ayan, hayan na pala mga kabubog yung ano natin, yung pang L-type. Ito, ang banda na to nakadugtong ko dun, nakadugtong sa isang ano natin, cabinet. Ngayon, yan, dinalagyan na natin ng ano, cladding sa bandang side. Dito, ito kasi medyo maliit na kasi naka-uka to kasi nandito yung rinse hood nila. Ngayon yan mayroon na siyang aluminum cladding dyan sa bandang side na yan. Yan maliit na lang siya. Parang ganyan siya. Oh. Open na dito baba kasi nandito yung rinse hood. Dito mayroon na dito. Ayan. Mamaya panoorin nyo yung update ko nyan pagkabit ng pinto. Yan, maganda na yan. Tingnan kapag kumplito na siya mga idol. Ayan, shout out nga pala sa lahat ng mga ano, manggagawa ng salamin. Sa mga kasamahan nating mga kabubog. Saan man sulok ng mundo. Shout out sa inyong lahat. Mga kabubog, dinalagay na natin yung pinto. Ayan, nakakabit na ng isa. Ang ginawa pala namin kabubog, pantay na siya dito. Pantay na rin sa ilalim kasi hanging cabinet to. Ayan, kung makikita nyo, ganyan yan. Ayan. Ngayon, ikakabit niya yung isa. Pakita ko sa inyo kung paano ikabit. Shout out nga pala kay Jonathan Balikwas. Ayan, ito na yung sagot dun sa tanong mo. Ayan, ganyan lang yung pagkabit. Kailangan i-ano mo muna, pantay. Check mo muna na pantay siya. Ayan. Saka nyo babarinaan doon sa loob. Ayan na, kailangan sigurado nakadikit dito. Nakadikit. At dito dikit. Pero may adjustment pa naman yan. Ang canceled hinges, mayroon siyang adjust. Kailangan mo pa yan i-adjust talaga. Ngayon, ang kailangan paglagay mo, unang-una nakapantay dyan dyan, tapos nakalapat, saka mo siya ito tornilyo doon sa loob yung canceled. Tornilyo nyo muna ng tig-isa. Tapos dito rin sa ibaba isa rin. Ngayon, i-check mo muna kung medyo okay na, saka mo dagdagan ng ano, ng screw or rivet. Ayan, ganyan. Ayan, natornilyo na natin sa taas. Dito na naman sa baba, isa lang. Kailangan nakasara.
Ayan, nakabit na. Ayan, kung nakikita nyo, hindi siya, hindi siya pa, wala pa siya pa sa align. Medyo awang dito, at dito naman si Kip. Ngayon, a-adjustin lang yan, kabuhog. Kailangan pag-adjust nyo, kung ano yung clearance dito sa taas na to, yun din. Dito yun, a-adjustin. Ayan, kung nakikita nyo to, ano na to, dyan siya a-adjustin. Ayan. At dito ipapakita ko sa inyo yung ano. Ayan, linagyan niya muna ng isang screw. At dito sa may baba, isa rin. Ngayon, susubukan nyo kung tama na sa adjust, saka nyo dadagdagan siya. Ayan. Ayan, i-adjust, Para, yun ang a-adjustin yan. Ayan. Kailangan yung higpitan yan para lumapit. Lumapit dito. Yan. Ngayon naman, kailangan yung luwagan para medyo lumayo-layo. Ayan, malapit na sa katotohanan. Ma-adjust na. Mas maganda tong hinges na to, kabubog, kasi madali siyang i-adjust. Hindi katulad nung ordinaryong hinges, yung bisagra. Talagang kinakailangan ang pag ano mo doon, sure bull, yung clearance mo talaga doon. Ito may adjustment to, may laro ang hinges niya, kaya nai-adjust. Kaya mas mabilis, mas madaling pag yung ginamit. Ayan, kung nakikita nyo mga kabubog yan, adjust na siya. Wala na siyang clearance, wala na siyang awang. Parehas na yung ano niya. Yan, parehas na. Ayan, ngayon, kailangan na natin dagdagan yung screw doon sa loob. Yan, kinakailangan ang gamit nyo palang drill bit dyan, maliit lang. O kaya naman, kung gagamit kayo ng 1/8, huwag nyo lang itagos. Yung tama lang na may guide siya sa aluminum, huwag siyang babaon. Yung tornilyo na lang ang magdadala, yung screw, para mas maganda, mas maigpit. Ayan, ganyan lang yan. Yan, nakumpleto na dyan, kabubok. Dito naman bandang ilalim. Yan. Ayan. Ayan, kabubok. Ayan, dito tayo sa bandang loob ngayon. Dito naman sa kabila. Kasi nakuha naman natin yung saktong adjustment na. Kailangan na natin itong fix. Ayan. Ayan, ang gamit pala namin na drill bit is 1/8. Kaya hindi namin binubutas yung aluminum. Tamang may guide lang siya. Tapos yung screw na lang ang makakabutas sa kanya. Para medyo maganda ang ano, higpit niya. Kasi pag nabutas nyo na yung 1/8, na yung aluminum, madaling lumuwag na yung screw. Ayan. Ganyan lang kabubog, kadali ang pagkabit niyan. Ayan, ganyan lang kabubog.
Ayan mga kabubog, paggawa pala ng pinto mga kabubog, pantayin nyo na lang dito para mas maganda. Tapos pantay rin sa ilalim, pantay dyan sa ilalim. Ngayon sukatin nyo itong loob, itong loob na to. Pag sinukat nyo itong loob na to, plus 3/4 kayo. Yan, dagdag kayo ng 3/4. Ngayon yung 3/4, pag nasukat nyo na, plus 3/4, hatiin nyo ng dalawa. Pag hinatiin nyo ng dalawa, yun na ang pinakaano na yan. Ganyan na mangyayari kabubog. Ito na. Magiging kagat niya dito, 3/8 sa kabila kasi nagdagdag nga ng 3/4, 3/8. Ayan, ganyan. Pero ang gamit nyo, gamit namin dyan na ganyan na ano, is ang ano, cancel hinges namin is C2 ang ginagamit namin. Yung dampal lang siya na nandito siya sa ano. Nakadampal lang siya dito. Yan, 3/4 ang dagdag. Sa opening plus 3/4 ka divide 2. Yun na yun, yun yung ano yan, yung pinaka ano na yun, saktong-sakto yan. Ngayon may laro yan, may adjust mo yan. Mayroon laro siya. Ayan, ganyan lang yan mga kabubog. Kailangan tandaan nyo para ano, kayang-kaya niyang gawin. Pala mga kabubog, ayan o, mga diyan na iiwasan na mayroong ganun, umaangat sa mga ano nila, joint. Ngayon, mayroon kaming i-apply dyan para hindi yan mahalata, hindi yan ma, ano, wala siyang magiging awang. Ayan, ayan, ganyan na yung itsura ng hanging cabinet natin. Mayroon na siyang pinto, pero dun sa bandang dulo, wala pa. Ayan. Ano, maya papakita natin na kumpleto na siya. Ito pala mga kabubog, ito yung magiging likod. Ngayon ang likod ng cabinet namin, ito open na lang to dito. Kasi dadampal siya sa pinaka-wool, sa simento. Yun na yun ang magiging backing niya. Kaya open na lang to para medyo ano, nakatipid yung customer natin. Pero kung gusto ng customer natin na lagyan natin ng backing, wala namang problema, linalagyan namin. Kaso nga lang mayroon additional, mayroon ano tayo, kasi kakailangan din natin ng mga materialis dun. Mga kabubog, kaya na yung aluminum hanging cabinet natin, mayroon na siyang pinto. Ayan, dito pala open na to mga kabubog, kasi mayroon siyang, may nakadugtong pa siya kasi naka L-type to. Yan, dito sa area na yan, kumpleto na tayo, kumpleto na yung ano natin, yung pinto natin. Ngayon dito ano, nakita nyo, wala na yung awang. Mayroon nang in-apply, mayroon kaming ilinagay dyan, wala na siyang awang. Ayan. Yan, para mawala yung ano niya, yung mga gap niya. Ayan, kung mapapansin niyo, wala na siyang gap. Yan, kung mapapansin niyo, wala na gaano. Kasi linagyan na namin ng secret. Ayan. Ayan, kompleto na yung ano natin diyan, yung pinto. Ito na lang kabubog. Iyan ang dugtong natin, yung naka L-type.
Ayan, ayan. Ganun lang kasimple mga kabubog, magkabit ng pinto niya ng hanging cabinet. Ayan ang ina-apply namin kabubog para mawala ang gap. Ayan yan. Secret recipe yan. OVR. Hindi yung pagbabawal na teknik. Malipit na teknik ang tawag eh. Ayan na yung hanging cabinet natin. Ayan. Ayos, napakaganda na kabubog. Yan ang ilulugtong natin na L-type. Ayan. Dito dalawang pinto naman siya at dito dalawa rin. Pero medyo mababa na siya. Kasi dito nakaawang na kasi nandyan nakakabit yung rinsod. Ayan, ganyan. Ngayon ito naman ang kakabitan natin ng pinto. Ayan. Ayan yung pinto natin. Ang pagkabit ng pinto namin sa aking cabinet is pantay na dito mga kapubog. Pero dun sa ilalim ng lababo, medyo nakahati lang dito. Kasi may simento siya para pagbubukas, walang hindi talaga siguradong hindi sasabit. Kaya medyo nakababa kami ng kaunti. Hanggang dito lang sa kalahati ang pinto namin dun sa ilalim ng lababo. Pero dito tanging cabinet naman to. Open ang area niya. Kaya nakapantay kami dito, pantay. Ayan, ganyan lang kabubog. Ganyan lang ang natin. Dun sa mga baguhan, dun sa mga wala pang experience kung paano gumawa ng aluminum hanging cabinet. Ayan. Sana mayroon kayong nakuhang kaunting idea. Ayan, ganyan lang yan mga kabubog. Mga kabubog, ayan na ang itsura ng hanging cabinet natin. Ayan, naka L-type siya. Ayan, tingnan nyo. Ayan. At dyan sa banda na yan mga kabubog, kung nakakita nyo may timba. Yan nakalagay yung rinsod nila. Medyo malaki yung rinsod nila. Kaya nakauka siya dyan. Ayan, ganyan ang kalalabasan yan mga kabubog. Yan, napakalinis yan. Ngayon, mayroon pa yan handle. Kaso dun na lang namin ikakabit sa site. Kasi pagkarga yun sa namin, sa service namin, makakasagabal yung handle. Kaya saka baka masira pa. Kaya ang gagawin namin, dun na lang kayo maglalagay ng handle. Ayan, ganyan lang yan mga kabubog. Napakasimple. Napakadaling sundan. Ayan, ganyan lang. Mga kabubog, hanggang doon na lang muna ang aking video. Ayan, maraming maraming salamat sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga OFW natin dyan. Sana po ay mag-iingat kayo palagi. Ayan, hanggang doon na lang muna ang aking video. Maraming salamat. See you on my next video.